Majalik, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat at magandang buhay. At dahil Linggo na naman ngayon, muli na naman po tayong magninilay. Samahan niyo ako. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Lalo-lalo na sa aking kapatid na si Prince Flower na nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon. At sa aking pinsan rin na si Afer. Pagpalain po kayo ng ating buong may kapal. Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyaya naming natatanggap sa araw-araw. At salamat din, Panginoon, sa magandang kalusugan na aming tinatamasa sa araw na ito. Panginoon, tulungan mo kami mamuhay na mapayapa, matiwasay at masagana. Turuan mo kami magmahal at magpatawad sa aming kapwa. Naway mag-ilom na po ang sugat ng bawat damdan. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ang 25 ng linggo sa ordinaryong panahon. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay mahintulad sa isang taong lumabas ng maagang maga upang kumuha ng mga gawa para sa kanyang ubasan. Nang makasundo na sila sa upa sa isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng alas 9 na umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-alas 12 ng tanghali at nang mag-alas 3 ng hapon, at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung ganun, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inaakala nilang tatanggap sila ng higit pa doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtatrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?"
sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa rarian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuli ay mauuna, at ang nauna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kadyali, narinig na po natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Patungkol ito sa mga nagtatrabaho, trabahante, trabahador, employee, o kung anuman ang tawag niyo dyan, at sa isang nagpapatrabaho o employer. Siya nga pala, happy birthday nga pala sa aking napakagandang kapatid na si Prince Flower, at sa aking pinsan na si Akir Sarti na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Mga kapatid, happy birthday po sa inyong dalawa at sa lahat na nagdiriwang sa kanilang kaarawan sa araw na ito. God bless po sa inyong lahat. Laban lang tayo, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako palagi sa aking mga panalangin. Ang tanging may payo ko lang sa inyo, huwag niyo rin kalimutan ang manalangin palagi. Mga kadyali, sa linggong ito ay muli na naman tayong pinapalahanan ng ating Panginoon na magtrabaho tayo ng naayon sa ating pinagkasunduan o pinag-usapan ng ating mga employer o mga bossing. Tandaan, saan man tayo nagtatrabaho, pampubliko man yan o mapribado, o saan man tayong kumpanya, mahalin natin ang ating trabaho, dahil sa panahon ngayon, napakahirap ang maghanap ng trabaho. Kung minahal mo ang isang tao na siyang dahilan kung bakit nasasaktan ang iyong damdamin, mas lalong mahalin mo ang isang kumpanya na siyang dahilan kung bakit meron kang kinakain. Huwag puro reklamo. Karamihan kasi sa atin, pero hindi naman lahat, napakadali lang nating magreklamo. Tulad ko halimbawa, sa gabi ako nagtatrabaho, pag-araw nasa bahay ako, siyempre. At yung asawa ko naman, sa araw nagtatrabaho. Hindi ko makatabi yung asawa ko sa pagtulog. Napakahirap talaga. Pero hindi ako nagreklamo. Eh kasi nga, yun ang usapan. Kasunduan nyo ng kumpanya at ako. Pero kung minsan, nagre-reklamo rin ako tungkol sa kulang ang araw, dapat lang magreklamo talaga ako tungkol sa bagay na yan. Kasi ibang usapan na yan at wala yan sa kasunduan. Katulad ng ating Ebanghelyo ngayon, nagreklamo yung iba, lalo na yung nauna, kasi pareho lang sila ng sahod yung nahuli. Ibang usapan yun. Kasi sa umpisa't umpisa pa lang, may kasunduan na sila. Yun ang tatanggapin niyang sahod sa maghapon. Yun na yun. Ang nakita niya na yung nahuli, binigyan ng sahod na katulad sa pag-usapan nila.
ang inakala niya ay mas malaki yung sa kanya. Pero hindi. Kaya siya nagre-reklamo. Kaya mga kadyali, kung may problema kayo sa pinapasukan nyo, kung taliwas doon sa napag-usapan nyo, ay pwedeng-pwede kayong magreklamo. Makikinig naman yan sila. Tao lang nagkakamali rin. Pero kung manindigan sila na tama sila, ay pwede nyong ilapit sa mga kinaukulan. Pero ito ang masaklap. Halimbawa, na ako lumampas ng 30 minutes, hindi pa nakalabas, hindi pa naka-out, kasi yun ang sakit ng Pinoy, mahilig sa last hour. Tapos, magre-reklamo agad ako, dapat may overtime agad. Ayun ang hindi maganda. Bigay na natin yun sa kumpanya. Kasi may mga oras din naman talaga na hindi busy. Tapos patiks lang tayo ng patiks. Minsan chat pa ng chat. At kung minsan natutulog pa nga. O ano, sasabihin ba natin sa kumpanya na undertime mo na ako ngayon? Wala naman akong ginagawa kanina. Nakahiga lang at pasilpon-silpon. Uli kaya sabihin natin, "Boss, undertime mo lang ako. Naglalaro lang ako ng COC." Uli kaya LML. Mga kadyali, hindi natin may pagkaila na karamihan sa atin ganyan ang ginagawa. Hindi naman lahat. May mga empleyado talaga na tapat. Dito yan sa lupa. Tandaan, sinabi ni Jesus na ganyan din ang mangyayari sa kaharian ng Diyos. May magtatrabaho ng madaling araw, tanghali at hapon. Pero silang lahat tumanggap ng pari-pariho. Huwag ipagyayabang na nauna tayo dahil mas mabuti pa yung hapon na nag-umpisa. Dahil makakatanggap pa rin ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kadyali, kung napanood mo ang video ito at wala ka pang panahon sa Diyos, matagal ka na niyang hinahanap, ito na yung tamang panahon para magbalik loob sa Diyos. May oras ka pa. Tara na! Mga kadyali, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating talakayan. God bless po sa inyong lahat. Ako ang inyong kadyali, Tao Jalibur. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod nating talakayan. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.